Ayan mga ka-repair, mga subungan po natin. Ayan, umiikot na po. Ayan po yung shafting na in-adjust natin kanina. Kahit na umusog pa ng konti, okay lang mga ka-repairman. Wala siyang tatamaan. So ayan mga ka-repairman, pakisubscribe po ang ating bagong YouTube channel. Maraming salamat po, Jeff Repairman. Meron po tayong bagong dating mga ka-repairman, isang wall pan. Nasabi ng may-ari, walang power. Kung saan namatay, ayan, subukan po natin. Yun mga ka-repairman, no? So yun, talagang walang power talaga. Ngayon, step by step kung ano pong gagawin natin, panoorin nyo po. Kapag sinabing walang power mga ka-repairman, ibig sabihin hindi po umuugong ang kanyang motor. Ngayon, paano mag-check kung sira po ang kanyang thermal fuse? Ayan mga ka-repairman, yung dalawang nipple ng tester, nasa plug lang. Tapos ayan po, nakaselect na number 2 or number 1, number 3, pwede po. Ngayon mga ka-repairman, dapat may reading po ang ating tester na X1K. Ngayon, walang reading mga ka-repairman. So ibig sabihin po, talagang problema ang thermal fuse. Ngayon, paano pagkalas ng thermal fuse or paano maglagay ng thermal fuse? Ganito lang mga ka-repairman, buksan natin ang motor. Unang pagkalas po sa motor, kailangan po pukpukin natin mga ka-repairman. Yung iba kasi motor ay napakahigpit, hindi kayang kalasin lang ng kamay. Ayan po, higpit oh. Yun mga ka-repairman, maigpit po talaga kapag hindi pa nabubuksan. Kailangan meron po kayong Philip na pangpukpok na may metal po sa dulo. Ayan po mga ka-repairman, tanggal na yung apat na tornilyo. Ngayon kalasin po natin. Mas maganda po kung meron po kayong butas sa lamesa, no? Ayan, huwag niyo pong bubutasan ng lamesa ninyo mga ka-repairman, baka magalit ang misis ninyo. Ayan, tanggalin po natin. Dahan-dahan po sa paghugot mga ka-repairman, no? Ayan, tanggal na siya. Ito mga ka-repairman, pansin nyo, walang tread sa likod. Yung po kasing swing nito ay dimakina. Rotor po, ayan no. Ayan po yung swing niya, dimakina. So, walang pinagkaiba po sa mga ibang may gear sa likod. May mga tawag doon, yung may swing sa likod. Walang pinagkaiba ito. Ayan, sa pagkalas po ng thermal fuse, ito mga ka-repairman, buksan po natin to. Tulad po na sinabi ko, daan-daan lang sa pag-check, sa pagtanggal ng motor. Dahil kapag may naputol po na isang strand o isang wire, hindi na po gagana yan. Buta yung flat screw para masungkit. Yun. Yan mga ka-repairman, andito po yung thermal fuse. Ito po yung thermal fuse mga ka-repairman. Ayan, kitang-kita na po yung may nakabuhol. Ayan, kunin po natin. Ayan, no? So thermal fuse po ito. Kailangan lang pong tanggalin to mga ka-repairman ng dahan-dahan. Ito po ang thermal fuse, nasa loob, nakabalot ng insulator. Ito po ang ipapalit natin, 130 degrees Celsius, 2 ampere po. Yan ang value ng isang thermal fuse ng electric fan. Ito po ang sirang thermal fuse mga ka-repairman. Ayan. Ito po yung nalagay natin na bago. Medyo marumi lang mga ka-repairman kasi nakalagay sa kanyang karapon. Kahit huwag nang inangin. Ayan, pasin niyo po, meron siyang konting pandugtong. Ayan, pinutol ko po gamit ang likater mga ka-repairman, eto. Ayan, para i-bowl po natin. Okay naman to. Ayan, kasi po yung iba, wala silang pang-inang. Kaya ginagawa ko po yung gamit na walang pang-inang. O paano gawin na walang pang-inang? Ayan po yung ginagawa ko po ngayon para pasundan po ng ating mga viewers. Tapos ilagay po yung insulator. Yan mga ka-repairman, patapos na. Sa kabila naman tayo, ibuhol. Basta maigpit po yung pagkakabuhol, hindi naman po magkakalos connection yan. Ayan, tapos tape natin. I-cable tayo natin mga ka-repairman. Ayan, tapos na. Ilapit lang po natin sa mismong coil. Tapos, cable tayo po, no? Kung paano natin inalis kanina, ganun din po ibabalik. Naka-cable tie po ito ng dalawa. Ngayon, dalawang cable tie din, syempre. Ayan, saan ba tayo natin? Saan natin ipapasok?
dito, ayan. Yung isa naman dito. Yan mga ka-repairman. Ngayon subukan po natin mga ka-repairman gamit ang tester ng X1 Gay. Dapat may reading na po yan dahil bago na po ang kanyang thermal fuse. Ito po yung plug niya. Tapos nakasilak na po yung kanyang switch ng volume number 1 or 2, pwede. Ayan mga ka-repairman, may reading na, may palo na po ang tester natin. Ibig sabihin po good na ang thermal fuse, may power na po yan. Ngayon mga ka-repairman, yung pinaka-final, yung finally kumbaga, hindi po masisira ang thermal fuse mga ka-repairman kung walang dahilan. Ito po yung thermal fuse na beltan po natin. Okay, so bali tulad po sinabi ko, hindi masisira ang thermal fuse kung walang dahilan. Ito po yung dahilan niya mga ka-repairman, yung kanyang shafting. Putput na po. Okay, sakto naman yung kanyang gear sa likod, ayan po. So pwede pa siyang i-adjust. Pwede pa natin pukpukin ito mga ka-repairman para matanggal sa pagkakagasgas yung kanyang shafting. Pukpukin po natin. Ay hindi na po kailangan palitan ng shafting mga ka-repairman. Ayan, i-adjust ko po ng konti. Ayan mga ka-repairman, no? Para yung pangkakapitan po ng shafting ay hindi po gasgas. So yun po, ngayon install na natin. Nakalimutan ko pala yung langis niya mga ka-repairman. Ito po yung langis na gamit ko, Singer, na all four ports mga ka-repairman. Magandang klase po ito, lagyan ng langis sa harap ng bushing at sa likod ng bushing. Ito po yung kanyang shafting. Ayan. Ngayon mga ka-repairman, nailagay ko na po yung apat na tornilyo. Ngayon po, kapag nailagay na yung apat na tornilyo, hey, hindi pa po sapat yan. Ayan po, ang higpit mga ka-repairman, no? Ibig sabihin, wala po yung align. Ayan, no? Maigpit po yung shafting niya. Sa pag-align po mga ka-repairman, kasi nabuksan yung makina, kailangan lang pukpukin ito. Ayan, para po bumalik sa kanyang pagkaka-alignment. Ayan. Tapos pagpugin po natin. Ilahin. Ayan, para bumalik po sa kanyang pagkaka-align. Ayan mga ka-repairman, maginhawa na oh. Ayan, maginhawa na po. Yun po, subukan natin mga ka-repairman. Sasak natin. Sasakan niya. Yun mga ka-repairman, no, umikot na. So ayan, sasak natin. Ayan po mga ka-repairman. Lagyan ko ng LC.